Welcome back dito sa ating channel, mga idol. Ngayong araw mag-unbox tayo ng ating Dragon Touch Sports Camera. Yun. Ay, dumating na nga yung order natin. Bali, ito siya. Ito. Yan. Bubuksan natin, titingnan natin kung gaano kaganda itong Dragon Touch na to. So, panoorin nyo. So, ito na nga mga idol. Buksan natin to ngayon para makita natin yung laman. Nakabalot siya ng ito. Yun. Safe talaga siya, oh. Hangin-hangin. Ayan. Labas natin. Memory card na nakasama. So, sulit. Wala talaga eh. Nakasale. Ayan. Balot na balot eh. Baga sulit tayo. Pin natin. Ito yung kasamang memory card. So ito, ito pala yung battery natin. One, bali ano yun. Landahanin natin yung mga kasama nito. Ito yung charger nya. Yun. Ito natin sasalpak yung battery na yan. So, yan. Kagandahan nito, dalawang kasama na battery. So, kapalitan. Mahalaga yan kasi pag nag-long ride tayo, eh, may kapalitan tayo. So, ayan. Para sa charger siguro yan. Labas natin yung battery para makita natin. Ito. Ayan, dalawa. Ito. Ayan. Ayaw lumabas. Maya ka na. Ito. Yung microphone. Ayan. Kagandahan nito kasi may kasamang microphone. Yung iba yung nabibiling mga ganito, walang makapagkakabitan ng microphone dito sa gilid. Ito siya. Ipaglalagyan tayo ng microphone sa kanya. Kaya maganda siya sa moto vlogging kasi maririnig yung salita natin. Ito muna. Accessories. Ito. Lalagay ito sa helmet. Ito pa. Ayan. Ito. Ito. Para sa mga helmet ito eh. Ito. Umaya pag dudugtong-dugtongin natin yan. Ito. Yung maganda. Ito yung may adhesive ito eh. Kung wala ka namang ano sa helmet, yung kinakabit, ito ididikit mo to sa helmet eh. Tapos dito ito, ito yung ipapalasasalpak mo dito para pumasok. May kasamang ganito. Ayos din pala. Pa isa, dalawa. Dalawang kasamang ganito. Dalawa siya. Ang buma, ma-extra. Extra tong isa eh. O ito oh. Ito. Ito ulit. Ito para sa underwater to. Ito naman. Sa labas lang. Ayan. Ayan yung mga kasama niya. Ito. Di ko nga alam kung anong pang mapaggagamitan nito. Ito may foam na naman. Ito adhesive to. Pagkakaalam ko ito. Wala. Tuki. Ito adhesive to eh. Ah, ito mga tali to. Yun, panglinis natin. So, takip. Ito may kasama na din siya ganito. Kapag ilalagay natin sa crossbar siguro to eh. Di ako sure eh. Kasi tingnan nyo ganito eh. Ito yung lock.
mamaya install natin ito na. Ito yung para dito sa ikanan natin para makita natin. Yun. Yan. Palalagay natin sa kamay yan. Last one. Ang dami nito. Ang dami niya. Hindi ko nga alam ano mga paggagamitan nito. Maya, titingnan natin dito sa papel. So, susundan natin dito kung ano ikabit ito isa-isa. Ayun no. Kailangan natin daw i-download itong application na to sa Play Store o kaya sa App Store. Ayan. Yan yung para kukunik natin sa cellphone yan. Para mas madali ma-transfer yung files. So mga idol, start tayo ulit ngayon. So papakita ko sa inyo kung paano natin ipukunik itong sports camera natin dito sa cellphone. Para mas mapadali natin gamitin. Hindi natin kailangan ng cable o kung ano-ano pa. Ang kailangan lang natin gawin is magpunta tayo ng Play Store. Nakita natin sa Play Store. Ayan. Sa Play Store. Tapos, search natin yung Live DV. Yun. Ito siya. Itong may parang tumatakbo na kulay pula yan. Click natin yan. Ayan. Ayan ako kasi na-install ko na yan. I-open na lang natin. Ayan. Open natin yan. Ayan. And makikita nyo dyan, first tip, turn on camera wifi. Ayan. Turn on daw natin yung camera wifi. Paano nga ba turn on yung camera wifi? Just, pero kailangan din natin turn on muna yung wifi natin ng cellphone na yun. Ayan. Tapos, ito yung kailangan nating pindutin para ma-turn on ito. Itong taas na to. Ayan. Double tap natin yan. Double tap natin. Yung makita nyo. Ayan, tingnan nyo. Ayan, may lalabas dyan na is IDD. Tapos, kasi kinunik ko nyo, automatic magkukonected na yan siya. Ayan, connect to the camera ko na yun. Ayan. Ayan na. Nakita niya. Yung ginagalaw ko, itong ano, kung yun yung nakikita nitong camera na to, ayan, cellphone ko, ayan o. Kung ano nakikita niya, ayan dun yung lalabas dyan sa screen ng cellphone natin. Connected na sila. Ayan. 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 Diba? At pupunta naman tayo sa files, pindutin natin itong side sa gilid dito na ito sa gilid. Ayan. Tayo. Ayan. Tapos, kita natin dito yung ito yung mga last na record ko. Ito yung pictures sa taas ito. Pictures, ito video. Punta dito sa video. Ayan. Ayan. Umay, para masave natin yung mga video na yan na galing dito sa camera, unang gagawin natin ay i-click natin kung saan yung gusto natin. Katulad nitong isa. Ito. Click natin yan. Tapos, kailangan natin pinutin yung download. Yan. Magda-download din siya. Automatic yung magda-download. Ayun. Na-download na siya. Balik tayo. Ito na tayo dun sa gallery natin. Album. Yan. Dito sa album natin. Nakalagay na 4K. Pero kapag in-open natin yan, mawawala yung 4K na yan. Ayun. Ayan yung kuha ko. Madilim, medyo madilim kasi gabi naman kinuha ko yan. Pero napakaliwanag yung pag-araw. Ganun lang kadali. Napaka-easy lang gamitin. So ayun, hanggang dito na lang. Hello! Balik tayo dito ulit mga idol. So ito na nga yung mga accessories natin. Tapos titingnan din natin kung gaano kaganda yung resolution ng camera niya. Subukan natin. Sasama ko yan dito sa vlog ko. So, dito muna. Dito muna tayo.
Dito tatanggalin yan. Yan. Tanggal na siya. Tapos, ito sa likod. Labas natin ito sa likod. Yan. Napakakinis. Diba? Tapos dito natin bubuksan to. Ito yung open. Yan. Nakikita nyo yan. Mamaya magre-recording tayo. Gamitin ko to, kakabit ko sa motor ko para makita natin kung gaano kalinaw. Tapos kung gusto nyo makita kung saan magre-record, ito lang to. Pindot sa taas. Record na yan. Yan, start na siya sa recording. Yan. Tapos kung gusto nyo, tapos na. Ito lang sa taas. Yan. Then, dito sa likod naman, paano po gusto mo ilipat sa picture? Ayan, picture tayo. Ayan. Tapos, dito ulit sa likod, pinutin mo. Ayan, makikita mo na. Kung paano mo ilipat yan, dyan ito sa gilid. Ayan, ayan. Tapos play natin, ito pag play. Ito yung mga kuha ko kagabi. Ayan, pakalinaw niya. Forward, dito. Ayan. Bilisan. Yun. Stop. Tapos kung gusto nyo balik na, dito ulit, pindot. Balik. Ayan. Punta naman sa settings, ito lang yun. Dito sa likod, laging pipindutin. Makita nyo, bawat pindot nyo nito, ito dito sa baba, gumagalaw. Lipat mo dito sa, ito sa video, ito sa picture, settings. Ito naman, tingnan mo. Isa, pindot sa likod. Yan, dilaw. Yan, yan sa settings na tayo. Ito. So, kung iba, punta nyo mo dito sa, ito. Tapos, click nyo lang dito sa taas. Pabalik na yan. Ayun, ayun lang. Tapos, patay natin. Ito. Yan. So, mamaya, susubukan natin ano to sa labas kung gaano kalinaw yung camera niya. Idudugtong natin dito sa vlog na to. Tapos ito din pala, ito yung remote control natin. Subukan natin kung paano gamitin to. Itong isa para sa video. Ito naman para sa camera. Ayan. Click natin to. Ayan. Recorder na siya kagad. Ayan o. Kita nyo naman dito sa baba eh. Starting colored. Tapos ito pinutin natin patay nyan. Ayan. Ito naman isa para sa picture. Ito. Colored. Kung magka-capture siya. Ito naman. Yun. Napakaganda. Kaya habang nagmumotor ka o may ginagawa ka o sa selfie ka, lagay mo dun. Tapos ito lagay mo, pipindutin mo lang to, harap mo lang sa iyo. So ayun na. Maya try natin. So ito na nga. Subukan natin kung gaano nga makaganda ang camera nito. Napakalinaw nga niya. Ngayon, try natin kapag tumatakbo na kung magbabago yung galaw ng camera niya. Kasi minsan yung iba pag tumatakbo ng medyo mabilis, parang gumagalaw ng mga ano, nasa gilid natin. Pero makikita nyo dito, napakaganda, napakasmooth. Nakitang-kita natin yung mga nasa gilid natin. Kaya kung ako yung tatanungin, napakasulit itong camera na to. Madaling gamitin. At saka, napakaganda pa at napakalinaw. So hanggang dito na lang yung vlog natin.
So mga hindi pa nakakapag-subscribe dyan sa YouTube channel natin, please subscribe na lang para sa mga susunod na vlog natin, update kayo. Ayun, salamat mga idol.